Magandang hapon, no? Ma'am Luisa. Ilang buwan na, no, na nawawala po ang inyong... Dalawang buwan na po. Dalawang bukas buwan. Opo. Mula nung December 8, 2023. So, ang inyong mister ay seaman. Opo. Okay. Isa po siyang crane operator. Okay, sa domestic lang ba? Dito domestic lang ba sa... lang po. Okay. Opo. December 8 po, nakatanggap po ako ng tawag mula sa company na nawawala daw po ang asawa ko habang naglalayag mula sa Davao to Zamboanga. Then, nagulat po ako nung pagtawag ng company ng hapon na yun. Nagulat po ako, hindi ko po alam, biglang naisip ko kung ano po nangyari kasi that time na yun, kung pinatay ba siya o hinihulog po sa dagat o anong nangyari. Then, nagulat po kasi 2:30 a.m. po, attorney, kausap ko pa siya eh. 2:30 a.m. Alas 12 po ng December 7, nag-chat siya sa akin na paalis na sila from Davao. Tapos po, from 2:30 hanggang 3:07, kausap ko po ang mister ko. Sabi niya sa akin, gusto niya nang bumabad nung time na yon. Kasi po, attorney, hindi ko po alam kung may ano. Problema siya. Wala po siyang napanggit na problema sa barko. Pero po, nung recently po kasi, attorney, may nakaalitan po talaga siya ron. Pero ang sabi po kasi ng office is nakababa na rin daw po yung nakaalitan niya doon. Sino tong nakaalitan niya? Na pinangalanan ba ng inyong alam mister? Alam ko po okay. Ang pangalan, pero wala na raw po doon, attorney. Okay, nakaalitan niya. Anong ibig sabihin nun? Nakaaway? Physical na away? Or... In, ano po, pari, pag, ang nangyayari po, parang pinagitripan po siya. Kasi during that time na pag-uwi po siya ng bahay namin, kasi pag dumadaong yung barko from the ano, ang kulahi po, pagbalik niya po ng barko, yung damit po niya, punit-punit na po eh. Kaya ang ginagawa po niya, sinusumbong niya sa office. Ano pong nangyari? Wala namang ibang gagawa. Kasi hinahamon po siya ng away, sir eh, attorney. Okay. So, iisang tao lang yan? Iisang tao lang po. Yan yung nang titrip sa kanya, namunit ng kanyang mga tapos, opo, kasuotan. Opo. Tapos, meron pa pong isang issue na nagkaroon daw po ng regarding sa pentahan po ng langis sa barko po. Okay. Yung po ang nagsumbong, yung nakaaway po niya. Yun po ang nagsumbong na isa raw po sa nagbibenta ang asawa ko. Pero may mga magpapatunay po na mga kasamahan niya na hindi po talaga. So, may nakaalitan opo, opo. Ang asawa mo doon sa barko na kanyang sinasakyan. Ilang taon na ba o ilang buwan nang nagsisiman itong si Mr. Three Michael? 3 years na po siya ron. 3 years? Opo, opo. At tatlong taon na rin ba niyang nakakasama yung hindi nakaalitan po niya? Bago lang yun? Bago lang din po niya. Parang ilang buwan niya lang din po nakakasama yung attorney. Tapos pinababa na po siya kasi nga po hindi po maganda yung ugali. Pinababa po yun. Okay. Na-confirm mo ba na nung nawala ang iyong asawa ay talagang wala na rin sa barko yung nakakaalitan ng iyong asawa? Opo, attorney, alam ko wala na po. So nung nawala yung asawa mo, wala naman doon sa barko yung nakaalitan niya? Wala na po. Okay. Hello po, Miss Helen Mempin, si attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Yes, po, attorney. Miss Helen, anong nangyari dito sa nawawala ninyong seaman na si Mr. Michael Esgana? Sometimes on December 8 po, pwede may nag-report po sa amin yung master namin na between Davao to going to Zamboanga, may nawala daw po silang crew while on travel. Going to Zamboanga. While on travel? Opo. Okay. Nasa gitna na sila ng laot from, siguro po mga sabi ng master is 6 miles away from the Kapantalan. In other words, wala na siya sa barko. Di na siya mahanap sa barko. Hindi, nung time po na yung bandang umaga ata yun, nasa report naman nila na hinahanap nila, hindi na nila nakita. That time na tumawag sila sa amin, and then nireport nila sa Coast Guard. Okay. Coast Guard ng well, Davao. Kung wala sa barko, tas they are in transit, papunta sa Zamboanga na sinabi ninyo, isa lang yung ibig sabihin nun, okay? Nawala siya sa barko, nandun na siya sa tubig. Hindi ko rin din po alam kung... Kaya po ang ginawa po namin, tumawag na rin po agad kami sa Coast Guard, yung branch namin, para i-report po Miss Helen, pangyayari. Ilan yung tao doon sa barko nyo? Ang tao po namin sa barko is, ang crew is 23. Opo. Okay. So, there are 23 souls on that ship. Opo. Wala bang nakakasama itong si Mr. Michael Esgana nung gabi na yan? As per dun sa report po nung master, meron siyang nakasama yung isang AD. Parang nag-snack po sila ng time na yon. Nag-snack sila? Okay. Opo, nag-merienda sila. Kaya alam nila na nasa bar ko nung mga around 2 a.m. Okay. Nung nag-snack sila... Ano yun? Nagkahiwalay din sila nung kasama opo, niya? Opo, parang nagkahiwalay din po sila. Okay. Tapos po, nung bandang madaling araw na raw, nakita nung isang crew na may kausap sa phone, which is siguro po yung misis niya, hindi rin po namin masigurado.
Kasi yung cellphone po ng ni Mr. Iskana, kinuha po ng misis niya. Ah, so naiwan? Naiwan sa barko yung cellphone? Hindi po. Nung nagpunta po kami ng misis niya sa barko, sinama namin yung misis niya sa barko at may investigation po na ganap upon arrival nung pagdating sa Manila. Ang ginawa po ng misis niya is kinuha niya po yung cellphone. Yun po sana yung kinukuha namin para isa rin pong prueba. Yung misis niya, sabi niya, sa kanya na daw po muna. Tama ba yung sinasabi ni Miss Mempin? Kinuha niyo na daw yung cellphone ng inyong asawa? Kinuha ko na po kasi ang sabi po ng office, tapos na raw po ng investigation. Ah, tapos naman na. Tapos na raw po. Kaya po, ang ginawa ko, kinuha ko na po. Tapos okay. Nung time na yon, yung cellphone na yon nasa kwarto niya na, binalik na po. Wala na ho nangyaring fingerprint or klaseng investigation ang nangyari. Tapos po, yung chinelas na iwan din po. So, sino nagsabi sa'yo na may nangyari ng investigasyon? Sila po, office po. Kaya si Miss Mempin? Hindi po siya ang nagsabi, pero may nag, ano po, na HR po, nakakausap ko na ang sabi po, nagkaroon na nga po ng investigation, kaya pwede ko na po makuha yung mga gamit. Okay. Magandang hapon po, Captain Velarde. Magandang hapon po. Captain, may nawala kayong tao, no, noong December 8. Ano po yung ginawang investigasyon dyan? Kasi ang sabi sa akin ng asawa, mayroon daw ginawang investigasyon. Sino yung nag-imbestiga at ano ang naging resulta ng investigasyon? Hindi po sila bumalik sa ruta na yun. Dapat po binalikan. Nung nalaman po na, na nag-report yung pa na hindi nila makita yung si Michael, so nagkanda kami ng search sa buong barko. So at that time na yun, after mga ilang minutes, so after 30 minutes, nagsibalik yung mga tao ko na in-inform na hindi na nila makita yung... Anong oras po kayo nag-conduct ng search, Captain Velarde? Around 7:20, sir. Kasi 7:15 po ako in-inform ng officer ko na duty. Then na tinawag ako na yun nga, may nawawalang crew, may hindi na makita. So tinawag ko sila through alarm and public address. Nag-search kami ng buong barko. So what did you do next? Tinuloy po nila yung biyahe, attorney. Hindi naman po silang ikot eh. So tinuloy nila papuntang Zamboanga? Wala pong ginawang, hindi po inikutan yung ruta. Dapat po kasi binabalikan yung attorney. Magandang hapon po, Captain Jomark Angwe. Magandang hapon din sa'yo, attorney JP. What is usually the protocol, Captain Jomark, kung may mga ganitong cases? Pag may mga ganitong cases ng manover port, well, apart from searching the entire ship, yung barko itself, has the obligation to conduct a man-overboard search dun sa yun sa mga dinaanan barko and to check whether yung person na man-overboard nandun sa area na yon. So parang lumalabas po, no? Tama po ba, Coast Guard Captain? Since hindi na nga siya mahanap doon sa barko, it is reasonable to think na baka nahulog or nandun na siya sa tubig. So babalikan natin, magkakaroon tayo ng search rescue operation. Captain Velarde, matanong ko po kayo, binalikan niyo po ba yung ruta ninyo or dumiretso na lang kayo ng Zamboanga? At that time, sir, hindi namin alam yung 1 oras na hulog yung tao namin. Hindi namin alam what time na missing yung tao. In other words, Captain, dumiretso lang kayo pa Zamboanga? Dumiretso na kami at per order ng namin, office. Pero kung hindi niyo alam kung anong oras siya nahulog, siguro naman, let's give the benefit of the doubt na baka nakakahulog lang niya, yes, balikan na lang natin, baka nandyan pa siya. Opo. Okay, kasi lumalabas parang inassume nyo, ay mga baka ilang oras na siyang nahulog, wag na natin balikan, wala na yun. 3 hours lang po, attorney. Oo, kasi kung 3 hours, may training naman yung seaman natin. I think kaya naman siguro niyang palutang-lutang dyan sa tubig. Opo. Pero wala, no? Baka nga naghintay pa yung si Mr. Michael Esgana ng rescue, kawawa naman, hindi na dumating. Kailan pa natin tinawagan yung Coast Guard, Captain Velarde? Ganito kasi yun, sir, no? After ng search namin, so nag-imbestiga ako. So after investigation, we assume na nahulog na yung or nawala yung tao. Report ng mga tao ko na he was last seen around 2:30. So yung oras na yun, nang matapos ako mag-imbestiga is 8 o'clock na. So ang ginawa ko is, I report to my office and to Davao office to report na may missing person ako. Then after that, sila is yung CCD doon sa Davao. Then ako naman, I seek advice through my DPE, Mr. Arvin Induso, and to the office Davao kung itutuloy ko ba yung biyahe ko or babalik ako.
Di na atir advice naman nila na magdiretso na ako kasi post guard na yung mag-search and rescue. So yun nga po ang ginawa ko kasi Lumalabas po, Kapitan. Pinaubayan nyo na lang sa Coast Guard yung rescue. Yun po ang advice ng office. That was the order that you received. Tama po ba, Captain Velarde? Coast Guard Captain Joe Mark? Yes po, sir. Dito lumalabas no based doon sa sagot kanina ni Captain Velarde, he received order na idiretso na lang yung Zamboanga and let Coast Guard do the rescue operations. Naku-curious lang ako, Captain, how long will it take Coast Guard to go to that particular area na pwedeng possible na nahulog or nasa tubig pa itong si Mr. Michael S. Gana? And what are the possible liabilities dito sa nangyaring to, Captain Jomart? So with that incident, sir, we'll have to review ano yung emergency procedure nitong barko na sinusunod. Kasi it must be included in the emergency procedures nitong barko na kapag ka merong man overboard, kung ano yung kailangan nilang gawain dito sa particular na incident na ito. So lumalabas nga dito na hindi nila ginawa yung kanilang dapat na gagawin na dapat binalikan kasi dapat sila yung lalabas dito na dapat first responder. On the part of the Coast Guard, yes, I check with the records of our respective Coast Guard district regarding this and it was confirmed that our Coast Guard has responded by sending search and rescue vessels and personnel to conduct search and rescue on this particular incident. In addition, we have issued a notice to mariners so that all other ships that are passing through the said area will also be on the lookout for the missing person. All right. Well, yes, no, we appreciate what Coast Guard has done to the efforts Coast Guard has made, you know, sending vessels to rescue si Mr. Michael S. Gana. Pero I don't think papalampasin natin yung naging kapabayaan no ng corporation na to. Matanong ko lang din, Coast Guard Captain Joe Mart, no? Pero what is the role usually of the captain, no? Nahulog, may nahulog, no? They conducted investigation, hindi na nila mahanap, so it's reasonable to think. Now, may nahulog tayong tauhan dito. Pwede na bang yung ship captain mismo, pwede na ba niyang pabalikin yung barko? Or, teka lang ha, magtatanong muna ako, hintayin natin. Okay? Kasi may mga chances, Shari, baka naman gitnang-gitna ng laut yan, wala kang ibang makontak. Ano, maghanap tayo signal, magtanong tayo, ganun ba? What's the usual protocol, Coast Guard Captain? Sir, definitely the master has the call. Yes. Kung anong gagawin niya dyan. And they have the appropriate training for that. And they must know all the protocol, emergency protocol, kapag ka may mga ganyang incident. And tama po kayo, the reason why the captain is so empowered is because the captain of the ship, siya yung masusunod kung ano yung pwede niyang gawin. Kasi tama yung sinabi niyo kanina na kapag ka nasa, paano pag nasa mga areas na walang signal, hindi nila mag-contact yung kanilang company. So, hindi parating ang magre-rely ka sa company since you are the master of the vessel. You know what to do and you have the training, appropriate competency. Yes, they should be ready to make the call. Especially pag mga itong urgent emergency cases. Ano po bang update dun sa search ng inyong asawa pala as of now? Wala po. Ang Coast Guard po, nag-condolence lang po sa akin. Sabi ko, bakit nag-condolence? Ibig sabihin parang sinasabi niyo patay na ang asawa ko. Nilis ko yung letter nila na may condolences. Sabi ko, kung nag-condolence kayo at patay na, naniniwala kong patay na asawa ko, asan po yung declaration ninyo? Final report niyo po. Captain Joe Mark, diba, we sent vessels to search for Mr. Michael S. Gana. I understand walang nahanap. Okay? What is the present status no patungkol sa condition no or whereabouts ni Mr. Michael S. Gana? Contrary dun sa sinabi ni ma'am, hindi kami nag-send a letter na para mag-condolence or no. What we convey is our sympathy regarding this unfortunate disappearance. And what we did in or what we convey in the message is that we are on still ni pa po kami nag-close nung search about dito kay Mr. S. Gana. Ongoing pa rin naman and as a matter of fact, yung ating pinapadala parati din natin na navigational warning still standing, meaning we have a standing directive to all ships up until now that should there be a
should they have an LH or should they cite a floating body perhaps, or in even in dun sa mga sa locality po ng kung saan allegedly na nahulog ito si Mr. Sgana. So sa coastal community, we do engage yung ating coastal community, hoping that we're not really closing that Mr. Sgana already perished, but we are still hoping na magkaroon tayo ng kasagutan dito. Ayun, no? Continue po yung ating ginagawang effort. And only for si Manuita, we have this procedure as well. We are conducting the marine casualty investigation. Also, this part of investigation, then determining who was at fault. Okay, no? So yun nga pa, no, parang nagkaroon lang ng misunderstanding, no? Hindi pa naman daw nag-condolence, no? Nakikisimpatya lang yung ating, siguro they emphasize, no, dun sa nararamdaman po ninyo, pero narinig mo naman, no, from Coast Guard Captain Jomart that they are doing, no, they are still hoping, they are conducting, siguro may mga efforts pa rin sila to rescue, no, or kung whatever na pwede nilang maitulong para mahanap itong si Michael Sgana. Magandang hapon po, Attorney Aledo. Magandang hapon po sa inyong show at magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. Okay, Attorney Aledo, meron po bang liability dito kasi lumalabas parang may nangyaring hindi pagsunod, no, sa tamang procedure or protocol? Actually po, if the protocols of the Philippine Coast Guard pursuant to their policies per explanation po ni Captain Angge are the ones that have not been complied with, then it would be the Philippine Coast Guard po to make a determination on whether or not the guidelines pursuant to their policies have not been complied with or not. On the side naman po of the marina, we have to check po if this shipping company is accredited. But and I was told po kanina na it is accredited dito po sa Marina Central Office. And if that shipping company has a certificate of public convenience, which is their authority to operate, then definitely po for purposes po of determining and to go to the bottom of the matter, a show cause order will be can be issued to Meridian para po mag-explain po yung kumpanya kasama na rin po yung mga crew, considering that they are under the employ of the company, to determine po kung meron pong mga violations naman po pursuant to marina rules and regulations. Okay. Sige po. Attorney Sharon, naririnig po kayo ng asawa po ng ating nawawalang seaman. So, we will assist, no, po, si Ma'am Luisa Sgana to come to your office. Pwede pong mag-file siya ng written complaint even via email or come to our office and we will assist her po accordingly pursuant to our rules po. Yes, yes. Sige po, no? And that is in so far as their yung regulatory powers ng marina. And I think hindi lang pwedeng administrative to, no? I think Shari, may nangyari ka pa ba yun? Almost criminal negligence, no? So we will get more into the matter, Ma'am Luisa. For now kasi, no, malinaw pa lang, no, na and the responses that we got kanina, talagang hindi sunod yung protocol. Attorney, may ano po. Yung regarding po sa company kasi ang promise nila at laging pangako nila sa akin is yung financial assistance po na ibibigay sa akin kasi nga po ang inaasahan ko lang po yung sweldo ng asawa ko apat po yung nag-aral kong anak. Opo. Wala po kahit isa, tapos pangako nila na itutuloy yung sweldo ng asawa ko na hanggang ngayon wala pa rin po. Helen Mempin, patungkol, no, doon sa benepisyo or yeah, yung tulong ng kumpanya ninyo. Bali, tumawag po yung staff namin 2 days ago kay Mrs. Sgana na pumunta na siya sa office para mayroong financial assistance na ibibigay wala sa pong, kanya. Wala pong sinabing financial assistance talaga, attorney. Sinabi lang po, pupunta lang daw po doon sa office. Kaya tinanong ko po kung ano pong gagawin ko doon. Kasi palagi na lang po ako nagpupunta ng office pero wala naman pong tulong na binibigay. Kung may ipapapirma sa yung waiver whatsoever, well, you don't sign until na yes, meron attorney, kang advice po, from ano, ha? Isa po sa tanong ko, yun nga, yung quit claims for insurance ng asawa ko, which is 250 raw po, sinasabi nila sa akin. Hindi ko po inaano po na kasi gusto ko po nag-offer sila ng 250. Sabi ni Ma'am, sabi po ni Ma'am Helen, yung insurance po ng asawa ko is 250 pero ipasok po 'yun sa quit claims po. Kasi pag quit claim kasi usually siya rin 'no pag mga 'yan waiver and quit claims, ibig sabihin lahat ng mga claims mo against them winawave mo na, isinusuko mo na. Hindi ko po inaano, attorney. Pero pag insurance proceeds 'yan,
kung may nangyaring event covered by the insurance, you are entitled automatically upon the happening of that event. So hindi mo kailangang mag-waiver or mag-quitclaim for that. I think you be careful, no, maging maingat po tayo pag pumipirma tayo ng mga waiver and quitclaims, kasi baka pati yung mga legal, no, mga legal na entitlements natin ay naisuko na rin natin. So be careful, no. So narinig mo lang, pupunta ka doon for the financial assistance. Yes, tatanggap po. Ka lang. Opo. Okay. Sasamahan po kayo ng reporter po ni Senator Raffy Tulfo patungo po sa tanggapan po nila Attorney Sharon L. Aledo ng Marina. Okay po. And kung meron man po kayong kailangan na i-settle din po para po doon sa Meridian Shipping po, aasistehan na rin po namin kayo, ma'am. Okay po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio po. And again, Attorney Sharon Aledo. Yes, ma'am. Attorney, maraming salamat po. Sasamahan po siya ng reporter po. Thank ni po, Senator Raffy Tulfo sa tanggapan niyo po. Salamat po, Attorney Aledo, at mabuhay po okay, kayo. Ma'am. Ayan, at maraming salamat din kay Coast Guard Captain Joe Mark Ange, kay Captain Rene Velarde, at kay Miss Helen Mempin. Magandang hapon ulit sa inyo.